Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng aralin sa mathematics. Our topic is the different kinds of angle. The objective of this presentation is to classify the different kinds of angles. Recall muna natin yung mga word na related sa topic natin ngayon. One is a point. A point is usually represented by a small dot. A point is needed later on. Then line. A line is always straight and infinite in two directions. And ray. A ray has one endpoint and extended the other direction. As I have mentioned, lahat ng yan related sa pag-aaralan natin ngayon sa presentation na ito. Tungkol yan sa different kinds of angle. Let us try to look at these lines first. Let us consider na mayroon tayong dalawang line at lagyan natin ng points. At pangalanan natin yan ng point V and point D. Therefore, we have line VD. We have point, two points again. Then we have J and R. We have line JR. Consider na i-extend natin ang dalawang line na yan. Let us look at it. Okay, we extend yung dalawang line at anong napansin nyo? Hindi siya nag-i-intersect. Kahit i-extend pa natin yan, ang i-extend, hindi siya mag-i-intersect. Kasi ang dalawang line na yan ay tinatawag na parallel lines. Parallel lines are lines that will never intersect. Let us just work on with the line again. The two lines that we're talking about. Tingnan natin mabuti si line JR. Okay. So, nabago ang position ni line JR. Lagay natin yung point na R at si point na J. At lagyan natin ng point yung tinatawag na point of intersection. So, mapapansin nyo, sa figure na to, ang dalawang line ay nag-intersect. At pag nag-intersect ang dalawang line, we form an angle. An angle is formed by two rays called the side of the angle with common endpoint called the vertex of the angle. Kung titignan natin ang intersection ng dalawang line, nakabuo siya ng mga angles with two rays and with the same endpoint which is the vertex. Alamin natin kung ano-ano ang mga angle na nabuo o kung ilang angle ang nabuo. So, yan ang unang angle, yung kulay yellow. Then, that's our second angle. Okay, the third angle. And, the fourth angle. So, we have 1, 2, 3, 4. So, apat na angles ang nabuo when two lines intersect. So, let us try to work on with naming those angles. Pag daw pinapangalanan natin ang angles, we need to have three capital letters like this one. So, yung point na vertex na intersection ay si point M, the other point is point D. So, mayroon tayong tatlong capital letter and we can name that angle as angle RMD. Okay, let's look at the other side. Okay, how about that side? That's RMV. So that angle is angle RMV. Dito tayo sama-sama sa babang part. Okay, we have angle PMJ. So ang pangalan ng angle na yon, angle VMJ. Then the last angle is angle DMJ. J. So, yan, ginamit natin yung word mismo na angle. But we can name an angle using the symbol. We can denote a symbol like this. Kung papangalanan na natin ang angle na yan, so yan ay si angle RMD, kapalit ng word na angle. So, we have angle RMV, angle BMJ, and angle DMJ. So, we can use that also in naming an angle. But usually,
itong symbol na to yung ginagamit natin. Let us continue working. Okay, let us consider. Tinanggal na natin yung mga ibang part, yung mga ibang letter, yung mga angle. Tapos yung mga points. So, inalis na natin isa-isa. Okay, wala na. Pero syempre, alam naman natin that the line are composed of points. Ano? So, may mga points pa rin yan. Yung symbol lang ng points ang inalis muna natin because there is another way for us to name an angle. And that is when we have this symbol, ibig sabihin ng symbol na yan, yung kulay yellow, that's an angle. Kapag nilagyan natin yan ng capital letter, pwede rin siyang pangalan ng angle. So that will be angle A. Ibig sabihin, pwede rin tayong gumamit ng isang capital letter in naming an angle. Let's have another one. If that's B, so that's angle B. This one, if that's another angle, that's angle C. And another angle, and that is angle D. So that's how we can name an angle. We use three capital letters, and we can use also a one capital letter. Let's continue working. Kunyari, pinili na natin si angle A, tsaka si angle B. Anong napapansin nyo? Pag tinignan nyo si angle A at si angle B, we will notice that with this presentation, si angle B ay mas mataas o greater than angle B. So you will notice that. And that will be part of a kinds of angle that we will be talking about. So let's continue working with this. Let us consider that it's happened to the angle that we are talking about. And you will notice that the two lines still intersect, but this time it is perpendicular. So perpendicular na yung ating angle na ating lines na pinag-uusapan. So perpendicular lines ang tawag dyan. Ang sabi, perpendicular lines are defined as two lines that intersect each other and form 90 degrees angle. So itong symbol na nakikita nyo ngayon, yan ang nagre-represent ng 90 degrees angle. Ibig sabihin ng sukat niyan ay 90 degrees, dito rin 90 degrees din yan, dito rin 90 degrees, dito rin 90 degrees. Kasi nga, perpendicular lines. So if that's the case, maybe malalaman na natin kung ano yung isang angle na dapat nating matutunan. Remove muna natin yung ibang mga line. Yan. Mag-concentrate na lang tayo sa dalawang ray na i-define kanina as angle with common end point, which is the vertex. So 90 degrees ang sukat na yan. Yan ang tinatawag na right angle. Right angle is an angle whose measure is exactly 90 degrees. So, siya lang yung iisa ang sukat sa mga angle o sa different kinds of angle. Basta kailangan eksaktong 90 degrees. So, tingnan pa rin natin yung angle. Tingnan natin kung what happened specifically dito sa side na to. Okay, dito tayo mag-concentrate. Ha? Tingnan nyo mabuti yung side na yan. Okay, nag-move siya pa kanan. Ano? So, pababa sa bandang side ng kanan. In other words, if that's the case, maybe, ang sukat niya ay bumaba sa 90 degrees. Kasi ito yung 90 degrees kanina. Kasi perpendicular. So, ibig sabihin, mas mababa ang sukat niya sa 90 degrees. Yan ngayon yung tinatawag na acute angle. An angle is an angle whose measure is less than 90 degrees. So, for instance, sample yan, 80 degrees, 65 degrees, 10 degrees. Lahat yan, mababa sa 90 degrees and that is what we call an acute angle. So, tingin ulit tayo sa angle. Balik natin sa 90 degrees. And this time, what happened to that angle? Kung ito ang 90 degrees angles, so mas tumaas naman siya sa 90 degrees angle ang sukat. Yun naman ang tinatawag na obtuse angle. Obtuse angle is an angle whose measure
is greater than 90 degrees. Pag lumampas na siya ng 90 degrees, then we will consider that as obtuse angle. So as we continue, may mga iba pang angle na mahalaga kapag pinag-uusapan ang geometry. So let's continue working with this. So ito yung different kinds of angle na diniscuss na natin. Obtuse angle, right angle, and acute angle. So as I have mentioned, may iba pang angle na dapat tayong matutunan kapag pinag-uusapan ang angles. Consider this angle. Let us say that the measure of that is 90 degrees. Let us draw ray. Nung mag-drawing tayo ng ray, nagkaroon tayo ng dalawang angle na hati yung 90 degrees angle. Sa dalawang angles na acute angles. Kunyari, we name the angles. That is angle A and angle V. If I'm going to ask you kung ano yung sukat kapag inad si angle A at angle B, makukuha ba natin? If your answer is yes and it is 90 degrees, that is correct. Because angle A plus angle B is equal to 90 degrees at yung angle na yon ay tinatawag na complementary angles. Complementary angles are angles whose sum is equal to 90 degrees. Keyword, 90 degrees kapag inat. Okay, clear yon ha? Let us work on. Move muna natin yung mga yan. And let's have another angle. By the way, if I have this angle, we call that a straight angle. The measure of that is 90 degrees. At mag-drawing din tayo ng ray. So, mapapansin mo, nahati na naman siya. Isang acute at isang obtuse angle. So, pangalanan din natin yung dalawang angle. And angle C and angle D. Makukuha din ba natin ang sum ng angle na yan? If your answer is yes and it is 180 degrees, that's correct. Because angle C plus angle D is equal to 180 degrees. Yan naman ang tinatawag na supplementary angles. Supplementary angles are angles whose sum is equal to 180 degrees. That's all, Kamato class, with these different kinds of angle that we work on. Thank you. God bless us.